Hi guys! So ayan, for today's vlog, ipapakita ko po sa inyo yung binili kong cellphone for myself at saka bag for myself syempre. Ayan. So yung mga previous vlog ko nakikita nyo po, binibilang ko ng cellphone yung mga kapatid ko simula sa bulso, kay Dete, kay Dico, kay Clarence, tapos hanggang kay ate. Then syempre si Mama, naibigay ko na yung business na gusto niya. Then binigyan ko na rin siya ng e-trike para may service siya, hindi na siya naglalakad o nagko-commute pag namamakyaw na mga paninda niya. So, ayan, nasettle ko na yung mga kailangan kong isettle for my family. So, it's time for myself naman. Kaya, ayan, bumili po ako ng cellphone, then bumili po ako ng bag. Actually, hindi naman po ako ambisyosa. Hindi rin po ako mahilig sa mga luxurious thing o luxurious living kasi diba lumaki nga po ako sa hirap. Kaya ako po binili itong cellphone na to kasi na-stress na po talaga ako. Kasi, kung napapansin nyo, di ba, yung vlog ko, yung like ako, yung Twitter ko, yung YouTube ko, basta lahat ng Facebook Messenger, nasa po na ginagamit ko ngayon sa pagre-record para sa vlog na to. So, naghang na po siya kasi 64 gig lang naman siya. Dami-dami ko ng video, dami-dami ko ng pictures. Then, yung mga video na sinesend ko sa client, hindi na nagsisend. Nagagalit na sila sa akin, kaya I decided to buy a new phone for myself. So, sabay-sabay po natin yan i-unbox. Then, samahan nyo na po ako. Tara! Ayan, bago ko nga po pala i-unbox to, gusto ko po pasalamat syempre kay God. Lagi naman siya nandyan to provide our needs. God is a good provider. Lagi po natin tatandaan yan. Yung iba hindi naman naniniwala na God is a good provider. Syempre, kikilos po tayo bilang isang tao para yung presence ni God, tutulungan niya tayo in His way naman. Kasi nakikita niya naman lahat ng ginagawa nating sacrifice. Darating din yung mga time natin, magantay lang po tayo. Kasi ako dati talagang kahit ng kahit ng kahit, walang nangyayari. Ilang taon ako nagtrabaho sa SM, napoprovide ko lang yung pangailangan ng family ko. Then napoprovide ko lang yung everyday needs. Wala nang nangyayari, ganun lang. Then, ayan, since may taong tumutulong sa pamamagitan ni God, ayan, syempre, napoprovide na natin mga pangailangan natin. Syempre, samahan natin ng hard work. Kumilos po tayo para mabili natin yung mga gusto natin bilhin. Kagaya nito, ayan. Ayan, mag-i-start na nga po ako sa... Una po natin i-unbox yung phone na yan kasi ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ayan. Actually, hindi naman siya 11 Pro Max, hindi din 12 Pro Max, at hindi rin yung update version ni iPhone. Itong gamit ko, di ba, itong ginagamit ko sa pagbablog natin, iPhone 6 Plus siya, then 64GB lang. Ito, mas upgraded siya ng konti, tapos yung gigabyte niya 120 something gigabyte. Hindi pa sure, no? So, i-unbox na po natin sabay-sabay. Ayan. Actually, mahilig ako sa color black, kaya black din po siya. Ayan. Ayan, nakita nyo naman, di ba, makinis pa sa mga ex nyo. Makinis pa rin sa mukha ko. Ayan, ang ganda niya, oh. Tapos, soft touch. Siyempre, saan ka nakakita ng bago tapos hindi soft touch? Ayan. Actually, nilagyan ko na siya ng code. Kita nyo po ba? O masyadong maliwanag? Happy po ako sa new phone ko kasi may portrait na siya, pwede na i-edit yung video, ang taas na ng gigabyte, kahit ilang apps na yung pwede ko dito ilagay, kahit maglagay na ako ng phone, kahit mamalikta na ako ng mga maraming video ng kung ano-anong anek-anek. Ayan, kasyang-kasya na dito kasi mataas na nga po yung gigabyte niya. Then, color black po siya, tapos ayan po, para makita nyo legit na iPhone siya. Baka sabihin nyo kasi may lang ako, ayan. Tapos ito po yung mga pre-accessories niya, ayan. Syempre may headset. Tapos may charger. Ayan. Tapos may monopod pa siyang pre-case. Ayan, meron po siya. Kompleto po siya ng accessories, lahat. Ayan. Tapos yung case niya, mamaya ako na ikakabit. Ayan, gamitin muna natin siya. Pwede na ako mag-install ng Grindr, ng Twitter. Mga giyap talaga, no? De joke lang. Gagamitin natin to for our shoot sa susunod natin vlog. Kasi mas maganda yung camera niya. Super linaw. Ayan. Oh, diba? Ang ganda niya talaga. Parang mas fresh ako dito tingnan. Ayan. Regalo ko po ito sa sarili ko. Syempre, nagkaroon tayo ng ipon. Then, binawasan natin ipo natin.
Actually, ano, ang hirap talaga mag-budget, di ba? Kasi nag-budget ako sa tindahan nila mama, na over-budget ako. Kasi akala ko ganun lang yung gagastos eh, pero hindi pala. Ang dami pala kailangan talaga kasi magtatayo ka ng business. Kaya mas mainam na may panobra kang pera para, kunyari, kailangan ng ganyan, kailangan ng ganun, magpapakabit ng ganyan, bibili ng ganun. Hindi tayo naso-short. Kaya ayan, maraming salamat kasi meron na akong new phone. Ayan. Ang ganda-ganda niya. Iingatan ko to, promise, para worth it naman. Matte black po yung kulay niya. Ayan. Baka sabihin nyo, hindi iPhone po yan. So, ayan. Pupunta naman po tayo dito sa... Actually, ano eh. Basta, pag wala akong pera, pwede ko to isanla. Hindi, joke lang. So, pupunta na po tayo sa bag. Ayan. Samahan nyo po ako kasi since na i-open na natin yung bago kong phone. And guys, bago nga pala tayo mag-proceed sa bag, sa mga nagtatanong kung magkano pa yung ganitong phone. Actually, ano to? iPhone 7S Plus. Ayan. 7S Plus. Ano po siya? Pag pumunta kayo sa Apple Store, ang price niya po is 32,000 pa. Then, pag pumunta kayo sa Green Hills, nasa 14 to 16,000 na lang po siya. Ayan. Siyempre, mas maganda bumili sa Apple Store kasi legit, di ba? Pero kung wala naman tayong budget, etong ginagamit ko tong phone na to, sa pambibidyo na ginagamit natin sa vlog, sa Green Hills ko po siya binili. Maganda din naman. Actually, mga gustong bumili, may kaibigan kami dun sa Green Hills. Ayan, si ate. Hanapin nyo lang po siya. Mabait po yan. Tapos bibigyan kayo ng malaking discount. Pumunta po kayo dyan kasi nakailang bilhin ako ng cellphone dyan. Pinangriligalo ko sa kapatid ko kay Camila yan. Dyan ko binili yung cellphone niya. Hanggang ngayon buo pa. Kaya yung mga naghanap ng murang iPhone dyan, kung hindi nyo kaya mag-afford po, wala tayong budget para bumili sa Apple Store, punta lang po tayo sa Green Hills kasi meron din po dun Apple. So, ayan po. Proceed na tayo sa bag. Ayan guys, since natapos na nga po tayo sa cellphone, mag-proceed naman po tayo sa bag. Ayan. So, samahan nyo na po ako at sabay-sabay na po natin alamin tong mahiwagang Louis Vuitton bag na to. Ayan. Actually, ang bigat niya ay parang box pa lang. Nakikita nyo naman, di ba? O, Louis Vuitton, parang napaka-hard niya, tapos parang box pa lang, parang mamahali na talaga ng dating. Kaya, ganun pala talaga kamahal yung mga bag na Louis Vuitton. Dati, kung ano-anong bag lang yung bag ko, binibili ko lang sa Divisoria, tapos ngayon, napupunta ako sa SM, sa ano bang brand yun, basta hindi ko na alam. Pero, mumurahin lang din. Tapos ngayon, ito, magkakaroon na ako ng bag na Louis Vuitton. Kaya, sabay-sabay po natin siyang i-unbox. At sa mga nagtatanong kung magkano po ang bili ko sa Louis Vuitton, samahan nyo po ako matapos ng video na to para malaman nyo po kung gaano ko po siya kamahal binili. So, i-unbox na po natin. Actually, nasasanla yung mga original tsaka authentic na Louis Vuitton, di ba? Kasi yung price niya nga sobrang mahal. Nag-range siya ng 40 to 100,000 bag pa lang, di ba? Imagine. So, ayan, meron na akong Louis Vuitton bag. Kaya, i-unbox na po natin. Wow, diba? Box pa lang, tignan mo naman, grabe. Ano ba ito? Ganito pala siya, i-unbox. Ayan. Taong bundok, eh, no? Pag open na lang ang box, hindi pa alam. Ang dami pa sikot-sikot nito ni Louis Vuitton. Tapos ayan, ano to? Kala ko bag ng arena. Ano to? Ito yung dust bag na tinatawag. Makikita nyo kung legit yung Louis Vuitton yung bag. Ayan, nakakarton, nakaganyan. At saka syempre merong code. Meron kasi itong mga serial code, tapos isi-search nyo kung tama. Tapos, sa resibo. May resibo naman yung pagsamal natin binili. Ayan. Tsaka, tignan nyo po yung seal niya. Ayan. Actually, may mga naririnig ako sa live na kung ano yung tawag nila rito. Ako hindi ko na siya masyadong alam. Nakalimutan ko sinabi, in-explain kanina pagkahaba-haba bago ko siya bilhin. Ang ganda, di ba? Ano siya? Sling bag siya. Tapos, tatanggalin na po muna natin itong ano kasi naka-plastic pa po siya, naka-sealed. Ayan. Ayan, ang nakasulat po, Louis Vuitton Inverture 101, basta nakalagay Paris. Ayan. Ayan, tapos i-check po natin yung loob. Ayan, meron din po siyang logo ni Louis Vuitton sa loob. Ayan, para malaman po natin authentic at saka hindi po siya bili sa Divisoria. Tapos, ayan, ito po yung explain sa akin kanina nung pinagbilan ko. Meron siyang serial code na tinatawag. Ayan.
para ipag sineserve nyo po siya sa lo, ano, sa cellphone, makikita nyo po kung authentic o fake po yung bag. Ayan, tapos mabigat talagang leather po siya, ayan. Kita nyo naman, di ba? Bagay na bagay sa akin. Nag-bold. The joke lang. Ayan, sa mga nagtatanong po kung magkano po bili ko dito sa ano na to, sa bag na to. Actually, ang bili ko po dito, 1.5. What? Gulat kayo, 1.5. Di ba, ako mga social climber. Actually, hindi ko po to sa store binili eh. Sa ano ko lang po to binili sa Green Hills. Natuwa lang ako, tapos sabi ko, ba't walang box para malaman talaga ang Louis Vuitton? So, bumili pa ako ng box, and yung box niya, binili ko pa to ng worth 250 sa kaibigan din namin sa Green Hills. Ay, mga naghanap ng mga authentic remastered bag na Louis Vuitton, Chanel, Fendi, lahat ng klase ng bag. Pumunta lang po kayo sa Green Hills, sa tapat ng Tim Hortons. Nandun po yung store ng kaibigan namin. Nagbibigay din po siya ng discount. Actually, ani, isa to sa mga gusto ko rin ibenta dati, online selling, kaso ang mahal-mahal nga ng puhunan. Kaya, nagpunta tayo sa gown. Ayan, maganda rin naman yung kitaan sa gown, kaso nga yung pandemic wala, di ba? Nagulat kayo, di ba? Akala nyo talaga sa... Akala nyo talaga sa mall ko binili sa talagang bilihan ng Louis Vuitton. Actually, wala po akong ganung pambili. At saka, hindi ko po kailangan mag-expend ng 40,000 to 100,000 para sa bag lang. Kasi, kilala nyo naman akong tao, di ba? Mahigpit ako sa pera. Hindi ako maglalabas ng pera kung hindi naman kailangan. Lalo na sa ganitong bag. Hello, 40,000 to yung original nito. Ito nabili ko lang ng 1.5 remastered na po siya, di ba? Tapos may code na din. Kaya pag pumunta ka po ng Louis Vuitton store, tapos isuot mo to, hindi ka na mapapayang kasi remastered po siya. Tapos, lapit na lapit po siya sa original. Ayan, malalaman nyo naman, di ba? Marunong po ako tumingin ng bag kahit pa paano. Kaya, sa susunod kong vlog, gagamitin ko po to, pupunta ako ng Louis Vuitton store. Hindi po tumahalap ng pay kasi remastered po talaga siya. Ayan. Ayan, so guys, sorry po kung nagalit kayo sa akin at inantay nyo matapos tong vlog na to, tapos mali-disappoint kayo na akala nyo talaga kaya kong bumili ng bag na ganon. Actually, pwede naman akong bumili ng ganon. Sa panaginip, pero sa totoong buhay, never. Hindi mo ako mapapabili ng item na lalagpas ng 40,000 tapos sa luho lang mapupunta. Mas gusto ko pa ibili na lang sa mga kapatid ko ng kung ano-ano pa ang kailangan lang kaysa ibili ko ng ganitong bag. Kasi, ano, hindi naman ako ambisyosang tao na kailangan ng social climber na ganyan, ganyan, ganito. Masaya na ako sa simpleng buhay lang na meron ako. Kaya, ayan guys. So, maraming salamat po sa mga nanood ng vlog ko na to. Sorry po ako na pag-tripan. Pero yung phone ko talaga, ano po siya, iPhone po talaga siya, ayan. Yung bag lang po, ayan. Sorry sa mga nag-tripan. So, maraming salamat po. At syempre, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe and hit the bell button para updated ka po sa mga susunod na po natin gagawin pang video. At syempre, sa susunod natin gagawin video, gagamitin na natin itong bago kong phone para mas maganda, para mas malinaw, at saka para kitang-kita nyo po kung makinig ko talaga ako kung may tinatagong chismis. So, salamat guys. See you po sa susunod ko pang video. Bye-bye!